The main question kasi sa panahon natin ngayon, under the new covenant, is meron pa po ba raw mga propeta sa panahon ngayon? Well, ako, tawagin niyo na po akong safe. I'm going to do a very safe answer to that. First, naligtas ako dahil sa biyaya ng Panginoong Hesukristo, and I'm so thankful. Wala na akong ibang hihilingin pa sa buhay. I am saved forever because of the blood of Jesus Christ. Okay, ano ibig sabihin nun? Ba't ganun ang sagot ko? Nagtatanong lang ako, may mga propeta pa ba sa New Covenant? Tapos ang biglang banat ko ay, I am saved by the blood of the Lord Jesus Christ. Parang ang layo. But you know what? Hindi po malayo ang sagot ko. Sinagot ko po ang isang katanungan na may patungkol sa Old Covenant. Amen. Because sa Old Covenant, it operates with prophets. It operates with someone who can vision God, have a vision of God, and tell to the people. And in the, under the New Covenant of Grace, binigay na po sa ating lahat ang kapuspusan na pumupuspos sa kalahat-lahatan. At nandito na po sa atin ang kapuspusan na pumupuspos sa kalahat-lahatan, yan ang banal na Espiritu Santo. Ipinagkaloob na po sa atin. Okay, fine. Let's say may mga nagsasabing prophet sila. Okay, fine. Given na gano'n na nga. Okay. So check natin yung mga sinasabi ba nila from the Bible ba? Biblical pa. Ayun. So we cannot just, amen, prophet, prophet. Okay, you cannot do that, ha? You cannot do that. Unang-una, we have the Bible, the word of the Lord Jesus Christ. Secondly, mas importante na sa atin ang banal na Espiritu Santo. He resides in us and He will never leave us nor forsake us. So, sa akin, kaya, ang sabi ko, safe ang answer ko, pero kung tutusin, hindi rin safe kasi ang sagot ko lang po talaga, biblical, under the New Covenant. Under the New Covenant, makikita po talaga natin dito, ang kapuspusan na pumupuspos sa kalahat-lahatan ay yung banal na Espiritu Santo. Hindi na umaalis ang Espiritu Santo sa isang tao. Okay. In the Old Covenant, it operates, gagamit ang Panginoon ng mga tao in order to give them the message, like Moses. Sino pa mga ginamit ng Old Testament? Sige nga, isip pa kayo. Si Moses. Di ba? Siya ang pinaka-example natin yan. Sila Ezekiel, tapos sila Samuel, Nathan, di ba? Yung propetang Nathan, yung kay David, sabi niya, oh, bakit mo inasawa si Bathsheba? Asawa ni Urias yan, ganun, blah, 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 chu-chu-chu. Okay, so, ayun po. So, ginagamit ang Panginoong Hesukristo sa Old Testament para iparating doon sa mga particular na tao ang kanyang mensahe, especially sa mga hari. Okay. So, I believe, ito, sasabihin ko po, I believe prophets only have their big roles, yan, during the Old Covenant. Yan po ang sagot ko. But, hindi po ako sasagot na walang prophets sa New Testament. At hindi rin ako sasagot na may prophets sa New Testament. In between po ako. Kasi sa totoo lang po, yan po ang tawag dito, yan po ang part ng doktrina na hindi ko pinagtutuunan ng pansin. Kasi ang focus ko po talaga, yung joy ko with the Lord, yung joy ko with Jesus on a daily living, on a daily basis, on, you know, He's using me to have this blog in order, yeah, for Him to tell you kung ano yung nais niyang iparating through my ministry. Through this channel, of course, through the blogs and episodes na meron tayo. Okay? But hindi, pero wag na wag nyo akong tatawagin prophet. Please lang. Hindi nyo pa natatapos shell ng prophet. Babawalin ko na kayo. Wag. I'm your brother in Jesus. Don't call me pastor. Mas lalo huwag mo akong tatawagin pastor. Amen. Call me brother. Brother in Jesus. Amen. So, you can have a lot of reasons para mag-isip since na-open na natin tungkol sa prophet. Mag-isip, magkaroon kayo ng second thought, balikan ninyo ang Bible. We cannot just rely on anything right now. You know what? We're in the last days. We're in the last days. And ang dali kasi parang, uy, parang komportable ka na eh. You know what? It's something like you are being invited to a church. Then,
doon ka na, kasama ka na roon, nabautismohan ka na roon, and then kung ano yung sistema nila na hindi mo pinag-aralan, ginagawa mo na rin. What's that? I mean, nonsense. The Bible is there. Open the Bible. Read it. Apply it. Be Jesus conscious. All about Jesus. All anything about Jesus is in the Bible. You cannot read anything outside the Bible about Jesus. If you want to know more about Jesus, read the Bible. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Jesus is God. He is the Word of God. He is Logos. Amen? And the Word became a human being. Pagdating sa 14. Jesus is everything. Oh. Jesus is everything. Kasi napansin ko, nagkaroon ng mga parang, oh, ito na kasing paniniwala nung sinamahan ko. Ay, no. Compromise yan. Don't be a compromiser. Be a reader. Ngayon lang po ako na gano'n kasi naiisip ko po kanya. Na, kung tutusin, marami rin akong na-realize dati na, hey, sinunod ko, di ba? Sabi ko po sa inyo, institutional church, hindi ko inaral dati yan. Pero, yeah, nandun na ako, nalagano ko na. Pero nung nalaman ko po ang tungkol dyan, syempre, I'm so thankful to the Lord. Thank you, Lord, for revealing it to me. That easy. So, ako po, hindi po ako mahiling makipag-debate. Ayaw na ayaw ko. Okay, start a debate, I will walk out on you. I will walk out on you. Sabihin ko, itong piso, bumili kang kausap mo. Huwag mo akong didebatihin. Pero kung pupunta ka sa akin, mag-usap tayo tungkol sa biyaya ni Jesus, sa pag-ibig ni Jesus, fine. Maski magdamag pa tayo mag-usap tungkol sa pagmamahal ni Jesus. Pero yung makikipag-debate ka on certain doctrines, in certain topics, specialist. Alam niyo po ba yung mga karamihan ng mga topics na nagre-raise ng debate sometimes sa mga GC? Kaya ako hindi ako active sa mga GC. Malis po ako, nag-live ako sa mga GC. Sinama ako, Christian GC sabi na, pero nagdi-debate. May naglalatag ng debate. Mga walang kakwenta-kwentang topic. Outside sa ginawa ni Jesus sa cross yung mga topic nila. It's all about their works on how to please God by their own doing. I'm so shocked. Many people are there, nakikipag-debate, nakikinig, nakikipag-participate. How about participate in something like mga YouTube vlogs na ang tinataas yung finished work ni Jesus? Kaya sabi ko po sa inyo kanina, kung alam mo kung sino ka sa Panginoong Jesus, pwede kang mag-conclude, hindi mo na kailangan ng prophet kasi ang totoo niyan, ang Holy Spirit, siya na ang nagli-lead sa atin. He will lead us into all truth. Amen. Amen. So, napakaganda po sa New Testament, New Covenant. Again, bilang paglilinaw, nagsimula ang New Testament saan? Nung namatay si Jesus sa cross. Sabi ng iba, oh, saan nagsimula ang New Testament? Oh, kukunin yung Bible. Dito, pagkatapos ng Malakay, nakalagay, the New Testament of our Lord and Savior Jesus. Itong start ng New Testament. Okay. Ganon din po ako dati. Ganon po tayo pare-pareho naman. Until na-reveal ang grace. Until nagpakilala ang grace, no? Matagal na nating alam na ang Panginoong Jesus lamang ang salvation natin. Pero yung ma-reveal yung kalatagan ng biyaya niya, bibihira yung maranasan ng bawat Kristiyano sapagkat ang grace ay inire-reveal in progress. Araw-araw may bagong biyaya. Alam niyo sa Lamentation, sabi, they are new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Kaya if you are honest sa iyong sarili, tanungin kita, kailangan mo ba ng prophet o hindi? Kung ano yung magiging sagot mo, sa iyo na lang yun. Pero kung tatanungin mo, sasagot ako ngayon, hindi. I have the Holy Spirit. Jesus is more than enough. The Holy Spirit is more than enough. God the Father is more than enough. The Holy Trinity is more than enough. Para sa isang believer. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating channel, inaanyayahan kita. Click the notification bell. Comment ka rin. Share mo ang kagandahang loob ng Panginoong Hesukristo through sharing this video. And again, nasa atin ang Holy Spirit. Hindi tayo dapat ma-insecure. Kung may mga nagsasabing, kailangan mo ang tulong ng propeta, kailangan mo ang tulong ng ito. No, nasa iyong Holy Spirit. Let the Holy Spirit lead you as it leads me also sa aking journey bilang Kristiyano.
Thanks, Jesus truly loves us all.